dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papa, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa ating episode ngayong gabi, Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa inyong lahat lalo na sa mga nakikinig at suki na ng inyong napakagandang YouTube channel. Madalas akong makinig ng inyong programa sa radyo samantalay nalaman ko naman ang tungkol sa inyong YouTube channel sa pamamagitan ng mga anak kong millennials at Gen Z. At nag-subscribe ako nang mapakinggan ko ang mga horror stories na tinatampok mo. Naisip ko na pwede ko rin palang i-share sa inyo ang naging karanasan ko halos 3 dekada na po ang nakakaraan. Siya nga pala, Papa Dudut, ako po si Bambi, 60 years old. Tubong Sorsogon pero nakatira ko ngayon dito sa Project 7 Quezon City. Kamamatay lang ng asawa ko noong March 29, 2024 sa sakit na aneurysm. At nagluluksa pa rin ako hanggang sa ngayon. Pero hindi yon ang ikakwento ko sa inyo dahil ang nilalaman ng aking liham ay tungkol sa aking naranasang kababalaghan noong taong 1999 nung lumawas ako ng Sorsogon papunta ng Quezon City kasama ng aking pamilya. Papa Dudut, sima noon ang aking asawa pero noong mga panahong yon ay wala pa kaming napupundar na bahay. Nagpa siya naman kaming lumipat ng Quezon City dahil ng mga panahong yon ay nagpa siya akong mag-aral ng abogasya sa UP. Kasama namin sa bahay ang nooy buhay pang biyanang kong si Nana Calista na siyang nag-aalaga noon sa 3 anak kong lalaki. Papa Dudut, napadpad kami sa barangay Sangangdaan, Project 8, Quezon City at nangupahan kami doon sa isang paupahan sa Paradise Village. Pero makalipas lamang nang isang buwan ay nagkaroon kami ng problema sa bahay na inuupahan namin. Dahil palaging walang tubig noon at bukang pera ang may-ari ng bahay. Kaya agad kaming naghanap ng paupahang bahay na pwedeng tirhan ng aming pamilya. Kasama ko noon ang aking biyanan. Napadpad kami noon sa isang paupahan sa Dalsol Street, GSIS Village, sa tapat lang mismo ng Villagers Montessori College. Ang buong compound ay consist ng main house at 4 na 2-story apartments na magkakadikit. Tapos ay meron ding 2 bungalow at 1 bakanting sementadong lote na pinaglalagakan ng mga panabong na manok. Malaki din ang pahabang garahe nito at sa unit ng paupahan namin ay mayroong nakaparadang sirang kotseng kuba na green kung saan ay maraming pusa ang tumatambay. Samantala ng time na yon ay isang apartment unit lamang ang available, yung nasa gitna at katapat nga noong nakaparadang kotseng kuba. Pagpasok pa lamang namin ni Nana Calista sa bahay ay agad kaming nagandahan kasi naman ay malawak ang unit. Meron din po itong likod bahay kung saan ay pwede kang maglaba at magsampay ng damit. Sa taas naman ay ang 2 bedroom na malawak din. Kaya agad namin po itong kinuha at nag-agree kami sa monthly rent na 6,500 pesos, 1 month deposit at 2 months advance. Kaya naman makalipas ang 1 linggo ay lumipat na rin kami sa bago naming titirhang bahay. At nung araw ding yon ay nag-celebrate kaming buong pamilya kasama ang malalapit na kamag-anak ng asawa ko.
Pero Papa Dudut, pagsapit pa lamang ng gabi, nakaramdam na ako ng kakaiba sa buong bahay. Noong una ay maayos naman kasi ang paligid. Pero pagsapit ng alas 6 ng gabi ay parang nag-iiba ang ora ng bahay. Para bang sumisikip ang aking pakiramdam. Tapos habang nagkakasiyahan sa kusina ang aking asawa at mga kapatid niyang lalaki, nasa likod bahay naman kami ni Nana Kalista. Nag-iihaw ng barbecue, tuna pa nga at mga isaw na manok. Ewan ko ba pero hindi ako mapakali sa likod bahay namin. Maski si Nana Kalista ay nauobserbahan ko rin na parabang hindi siya komportable. Pakiramdam kasi namin ay merong kaming kasamang iba kahit na dalawa lamang kami ang naroroon. Bambi, kung ako sa iyo ay pabibindisyonan niyo ni Mike ang bahay na ito, suhestyon ni Nana Kalista. Para alam mo na, mawala na yung mga dapat na mawala, dagdag pa niya. Bakit, nararamdaman niyo rin po ba? O sisa ko sa kanya? Halatang nagulat naman ang biyanan ko sa mga sinabi ko sa kanya. Akala ko eh ako lang ang nakakaramdam. Pabulong na sabi niya sa akin. Pakiramdam ko eh meron tayong katabing alam niyo na, may pananakot na wika ko. Hay nako, papasok na nga ako sa loob, kinakabahang wika ni Nana Kalista. Napailing na lamang ako sa reaksyon ng biyanan ko. Matatakotin kasi ito at nagpapaniwala sa mga supernatural o paranormal phenomena. Samantala ay naiwan naman ako sa likod bahay dahil kinakailangan kong bantayan ang mga iniihaw ko. Mamayang kaunti bigla akong may narinig na sit-sit. Hindi lang isa kundi tatlong sit-sit. Agad akong napalingon. Matataas naman ang pader ng likod bahay namin bagamat may lumalagpas na nga na sanga ng puno sa itaas na bahagi ng pader. Napatingala at napatingin ako doon ngunit wala naman akong napansing kakaiba, Papa Dudut. Pero nang ibaba ko ang aking paningin ay naging balako sa aking nakita. Isang babaeng nakaputi at may mahabang buhok na tumatakip sa kanyang buong mukha. Dahil dito ay napaatras ako at napasigaw pa. Agad namang sumaklolo noon ang biyanan ko at ang bayaw kong lalaki. Pero pagbalik ko ng tingin sa white lady ay wala na ito, Papa Dudut. Bakit ka ba sumisigaw? Anong problema, Bambi? Tanong sa akin ni Nana Kalista. Nakita ko namang lumabas din ang asawa kong si Mike para makialam kung ano nga ba ang nangyari sa akin, bakit ako napasigaw. Gusto ko sanang sabihin na nakakita ako ng white lady sa likod ng bahay. Pero hindi ko matansya kung totoo ba talagang nakita ko o namamalik mata lamang ako dahil mausok ang paligid at saka pagod na rin ako sa kakaihaw ng mga pulutan. Sige na, ako na magpapatuloy ng ginagawa mo, alok ni Mike sa akin. Lumabas din ang mga kapatid niya para doon ipagpatuloy sa likod bahay ang kanilang kwentuhan at inuman. Habang kami naman ni Nana Kalista ay pumasok na sa loob ng bahay at doon muna nagpahinga sa aming sala. Samantala ay pinaakyat na ng biyanan ko ang tatlong anak kong lalaki para magpahinga at agad namang sumunod ang mga bata. Kanina ka pang nag-iihaw at naghahanda ng mga pulutan nila kaya siguradong pagod ka lang. Sige na at magpahinga ka na rin at ako nang bahalang maglinis dito sa ibaba. Ang sabi pa ni Nana Kalista sa akin. Sinunod ko naman ang biyanan ko. Pagkatapos kong maligo ay agad akong umakyat sa master's bedroom. Pero bago ko tuluyang pumasok ay iniisip ko pa rin at sinilip ko muna ang mga anak ko sa kanilang kwarto. Naabutan ko silang naglalaro ng Tamagotchi at brick game. Kaya sinata ko na sila para matulog na. Sumunod na rin ang mga anak ko sa aking utos. Samantala, Papa Dudut, dahil sa matinding pagod na nararamdaman ko ay nakatulog agad ako pagkahiga ko sa kama. Hindi ko na namalayan kung anong oras natapos ang selebrasyon nila sa ibaba. Nagising na lamang ako nang bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw ng isang babae sa labas. Papa Dudut, agad akong bumangon at napansin kong madilim ang kwarto. Pero bago ako lumabas ng kwarto, ay muling narinig ko ang sigaw ng babaeng iyon.
Para ba nanggagaling siya sa mataas na lugar tapos yung screams niya ay parang nahuhulog. Tapos ay biglang mawawala. Dali-dali akong bumalik sa kwarto at sumilip sa may bintana, tahimik ang gabi sa labas. Pero may kutob ako na yung sigaw ng babae ay nanggagaling sa tapat ng compound namin. Naalerto ako at napatakbo palabas ng kwarto ko. At dali-daling buwaba kasi may nangangailangan ng tulong sa labas. Yon ang pakaramdam ko ng mga oras na yon. Pagbaba ko sa hagdanan ay natanaw ko na natutulog si Mike at mga bayaw ko sa sala. Abang si Nana Kalisa naman ay natutulog sa kanyang folding bed sa ilalim ng hagdanan. Agad kong nilapitan si Mike at ginising. "Bakit, Bambi?" Nalimpungat ang wika ni Mike sa akin. "Hindi nyo ba narinig yung sigaw ng babae sa labas ng compound natin?" Nagtataka kong tanong. Pero mas nagtaka sa akin ang asawa ko. "Sigaw? Wala akong naririnig at saka kung meron man, edi sana'y nagising kaming lahat dito sa ibaba." Sagot ni Mike na nooy naghihikab pa. "Samahan mo nga ako sa labas, sisilipin ko lang yung buong kabahayan ng Del Sol Street," ang sabi ko sa kanya. "Naku, wag na. Paano kung may mga adik sa labas? Mapahamak lang tayo," pagtutol ni Mike sa akin. "Baka may nangangailangan ng tulong sa labas. Sige na, Mike, lumabas na tayo para matulungan natin kung sino yung sumisigaw sa may labas," ang sabi ko naman. Sa huli ay pumayag na rin ang asawa ko at kumuha muna siya ng flashlight bago kami lumabas ng bahay. Habang naglalakad sa compound ay muli naming narinig ang sigaw ng babae. Sa puntong yon ay nawala ang antok ni Mike. "Yun yung narinig ko kanina," ang sabi ko kay Mike. "Parang nanggagaling yung sigaw dun sa Montessori," ang wika ni Mike sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay lumabas na kami kaagad ng gate at nilingalingan namin ang paligid. Tanaw na tanaw namin mag-asawa ang kahabaan ng Del Sol Street. Pero walang tao sa paligid. Ni Asong Gala ay wala, tapos ay patay-sindi pa ang mga streetlights. Ang creepy tuloy ng paligid, lalo na sa fasad ng Villagers Montessori College na noong 1998 ay Villagers Montessori School pa ang tawag. "Nakakatakot naman ang paligid. Halika na, Bambi, pumasok na tayo sa loob," pag-aaya sa akin ni Mike habang tinututok ang hawak niyang flashlight sa fasad ng katapat naming eskwelahan. Pero hindi ko pa sinunod ang sabi ng asawa ko at sa halip ay bahagya pa akong naglakad palapit sa fasad ng katapat naming eskwelahan. Pero papadudot nang naroroon na ako sa fasad ay nakarinig ako ng tatlong beses na sit-sit. Agad na tumayo ang mga balahibo ko sa buong katawan at nang igala ko ang aking paningin. May naaaninag akong anino at figura ng isang babaeng nakatayo sa madilim na parte ng fasad ng eskwelahan. Dahil dito ay nagtatakbo ako pabalik sa asawa ko at hinila ko siya papasok ng compound. Tinaya kong sarado ang gate bago kami bumalik sa bahay ng sabay. Pagpasok naman sa loob ng bahay ay nalimpungat na naman si Nana Kalista. At tinanong niya sa amin kung ano ang ginagawa namin sa labas. Ikinuwento namin sa kanya na nakarinig kami ng pagsigaw ng babae sa labas ng compound. "Sana hindi na kayo lumabas. Paano kung napahama kayong dalawa? Malay ba natin baka may adik pala dyan sa labas?" Sita sa amin ang biyanan ko. "Ito kasing si Bambi, pinipilit ako eh. Gusto pang alamin kung saan ang gagaling yung pagsigaw na narinig niya. Mukhang nanggagaling pa yata dun sa tapat ng eskwelahan," paglalaglag sa akin ni Mike. "E teka, Bambi, bakit namumutla ka?" Concern na wika ni Nana Kalista nang mapansin niya ang kinakabahan pa rin ako. Bumaling din na sa akin ang asawa ko. "Bakit ka nga pala tumatakbo at nagmamadali kang pumasok sa loob? Ano bang nakita mo?" Usisa ni Mike sa akin. "Para kasing may nakita kong white lady na nakatayo sa madilim na parte sa labas ng eskwelahan," pag-amin ko. "Malakas ang kutob ko na yung nakita ko eh siya rin yung narinig nating sumisigaw," dagdag ko pa.
Naku, mukhang haunted pa yata tong lugar na nilipatan natin. Pananakot pa ni Mike sa akin. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Walang multo. Hindi totoo yan. Ang sabi ni Nana Kalista. Halatang pinapalakas lamang niya ang loob niya. Natawa naman si Mike sa sinabi ng ina. Talaga ma? Eh kayo nga po ang numero unong matatakotin sa pamilya natin. Aniya. Bukas pupunta ako sa simbahan ng Immaculate Conception. Mag-i-inquire ako tungkol sa house blessing. Biglang sabi ko sa kanila. Sumang-ayon naman ang biyanan ko. Tama Bambi. Pablisan niyo tong bahay para merong kang masamang... espiritu dyan sa labas. Hindi papasok dito sa loob kasi may blessing ng ating Panginoon. Ang sabi pa niya. Kaya kinabukasan ay agad ako nagpunta sa simbahan ng Immaculate Conception para ayusin ang house blessing. Hindi nagtagal ng sumunod na araw ay muli kaming nag-celebrate at kasabay ng matagumpay na pagbibendisyon ng pare sa buong apartment na tinitirhan namin. Ang buong akala ko papadudot, once na nablisan na nga ang bahay ay hindi na kami makakaramdam ng kababalaghan. Pero papadudot, mukhang nagkamali yata ako dahil lumipas ang araw. Bigla akong nagigising sa eksaktong alas 3 pa ng madaling araw dahil sa sigaw ng isang babaeng tila ba nahuhulog sa mataas na gusali. Tapos kapag nasa kwarto kaming mag-asawa ay tulog na halos lahat ng miyembro ng pamilya maliban sa akin. Nakakarinig ako ng yabag na umaakyat panaog sa hagdanan. Dahil sa inaakala kong mga anak ko yon, kaya bumabangon ako at lumalabas ng aking kwarto. Pero nagugulat na lamang ako nang madatnan kong madilim at tahimik naman ang hagdanan. Tulog na tulog ang mga anak ko sa kanilang kwarto at maski si Nana Kalista ay palaging mahimbing ang tulog sa kanyang pwesto sa ilalim ng hagdanan. Samantala gabi na ako nakaka-uwi sa bahay namin galing sa trabaho o sa pinapasukan kong law school. Sumampa na ulit ng barko si Mike noon at tanging si Nana Kalista na lamang ang nag-aalaga sa mga apo niya. Pagliko ko pa lamang sa Dalsol Street ay nakakaramdam na ako ng pagtaas ng balahibo sa buong katawan ko. At noong 1998 kapag umuwi ka ng alas 10 o alas 11 ng gabi ay wala ka na talagang makikitang tao sa paligid. Sarado na rin ang dalawang sari-sari store sa kalyeng yon. At sa tuwing naglalakad ako ay hindi ako mapalagay kasi pakaramdam ko talaga ay mayroong mga matang nagmamasid sa akin at parabang may kasunod akong kung anong elemento na siyang nagpapakilabot sa akin. Kaya madalas ay binibilisan ko na lamang ang paglalakad papunta sa compound namin. Naging ganon ang sitwasyon ko papadudod sa loob ng ilang buwan ko sa pagtira sa lugar na yon. Nung una ay sinusubukan ko pang baliwalain ang mga nararamdaman ko. Pero sa pagdaan ng panahon ay parang lumalala ang sitwasyon papadudod. Kung dati nararamdaman ko lang na parang may nagmamasid sa akin. Ngayon ay naririnig ko na ang mga yabag na tila ba sumusunod sa akin. Kaya sa sobrang takot ko noon ay nagpapasya na akong sumakay ng taxi pa uwi. Sa kabilang banda ay dumating ang pagsusulit namin sa law school. Ilang araw at gabi ako nag-review noon sa sala ng bahay. Umaabot ako noon hanggang madaling araw tapos ay hindi ko na namamalayan na nakakatulog na pala ako. Pero isang gabi, kakatapos ko lang mag-review noon nang bigla akong magising sa mga nakakatakot na hiyaw na mga pusa mula sa labas. Yung hiyaw nila na parang umiiyak. Basta nakakatakot at saka malakas ang ingay nila kaya nagigising ako noon. Sinubukan kong sumilip sa bintana sa sala pero wala akong makita dahil madilim ang labas. Patay ang lahat ng mga ilaw, syempre binaliwala ko na lamang yon. At sinubukan kong makinig na lamang noon sa radyo. Pero papadudod, bago ko buksan yon ay bigla akong nakarinig ng mga yabag sa labas
at pabalik-balik ito sa tapat ng bahay namin. Siyempre nagtaka ako at nagplano akong silipin yon sa bintana. Pero bago ko pa yon magawa ay biglang huminto sa tapat ng bahay namin ang mga yabag. Sinubukan ko pa rin silipin dahil sa curiosity ko. Kaso nga lang papadudot ay nagkamali ako dahil pagsilip ko ng bintana. Kitang kita ng dalawang mata ko na may nakatayong babaeng nakaputi sa tapat ng bintana kung saan ako sumisilip. Kitang kita ko ang mukha at ang mga mata niya, Papa Dudut. Pero nawalan ako ng balanse kaya nadapa ako sa may sahig. Nagising naman ang biyanang ko dahil sa nilikha kong ingay, Papa Dudut. Ano nangyayari, Bambi? Tanong sa akin ni Nana Kalista. May white lady sa labas. Sa bintana nakatayo siya sa tapat ng bintana. Halos hysterical kong wika. Pagkatapos noon ay umiyak na ako sa labis na takot. Agad naman ako niyakap niyang binangko at sinubukan niya akong pakalmahin. Hindi nga naglaon ay kumalma naman ako nang biglang magring ang telepono namin. Pagsagot ko ay si Mike pala, naglo long distance call. Dumaong daw kasi ang barko nila sa Finland kaya nagkaroon daw siya ng pagkakataon na tawagan ako. At doon nga ay ikinuwento ko rin sa asawa ko ang mga naranasan ko. Samantala sa eksaktong 3 buwan namin sa inuupahan naming apartment ay narinig ko ang usap-usapan ng mga kapitbahay naming sina Karen at Marita tungkol sa naging karanasan nila. Ayon sa kanila ay naririnig din daw nila yung sigaw ng babae tuwing alas 3 ng madaling araw. Tapos etong si Karen ay nagkukwento na minsan ay napapasilip din siya sa kanilang bintana nang makita niyang may naglalakad daw na white lady sa loob ng aming compound. Dahil naman sa kwento niya ay ikinuwento ko rin sa kanya yung naranasan ko sa white lady. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay naman kay Marita. Hindi lang sa compound namin nagpapakita ang white lady, maski rin daw sa mga katabing bahay namin. Sa katunayan ay madalas daw na magpakita ang white lady sa kahabaan ng Dalsol Street. Ayon pa kay Marita ay meron siyang nasagap na kwento tungkol sa isang babaeng nakatira sa katabing bahay ng Montessori School. Nabaliw daw ito dahil iniwan daw siya ng lalaking mahal niya. At dahil hindi niya makayanan ang nangyari ay nagbigdiraw ito sa labas ng punong mangga na nakatayo noon sa tapat ng compound namin. Simula noon ay nagsimula na raw magparamdam ang babae pagkamatay nito. Kaya yung landlady naming doktora ay nagdesisyong ipaputol na ang puno ng mangga sa tapat ng compound sa pag-asang hindi na magpaparamdam ang multo. Pero nagkamali ito dahil hindi na naalis ang white lady sa Dalsol Street at patuloy daw ito sa pagpaparamdam sa mga kapitbahay. Pero Marita, yung narinig kong sigaw ng babae para siyang tumalon sa mataas na building. Kung nagbigtika mo sa puno ng mangga, hindi ganon ang maririnig kong sigaw. Puna ko naman. Ewan ko, Bambi, ha? Yun lang kasi ang narinig ko mula sa iba nating mga kapitbahay. Wika naman ni Marita sa akin. Pagkatapos ng kwentuhang yon ay pumasok na ako noon sa klase ko sa law school at gabi na akong nakauwi. Kaso papadudot dahil sa wala akong masakyang taxi ay napilitan na lamang akong mag-bus at jeep pa uwi. Tapos ay maglalakad ako paliko sa Dalsol Street. Habang naglalakad ako mag-isa sa Dalsol Street ay natanaw ko at nagulat ako nang biglang may tumalon at lumagapak sa kalye na babaeng nakakulay puti. Nanginig ang buong katawang ko at halos mapasigaw na sa sobrang takot. Akala ko talaga ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali ng eskwelahang katapat ng compound namin. Pupuntahan ko na sana yon para matulungan pero nanginig ako at napasigaw nang parang zombie itong bumangon sa harapan ko. Siya yung white lady na nakita ko sa tapat ng bintana ko isang gabi. Halos mapaos na nga ako sa kakasigaw, lalo na nang lumapit na ito sa akin, pero dahil sa pagkataranta ko ay nadapa ako at sumemplang pa sa kalsada. Mamayang kaunti ay may nakita pa akong isang figura ng babaeng nakasuot ng puting bestida na nakatayo sa tapat ng compound namin. Uli ko nang mapagtanto na isa rin pala itong white lady. Bale,
dalawang white ladies ang lumapit sa akin. Dahil naman sa sobrang takot ay nagtakip na lamang ako ng mukha at nag-iiyak. Sa ngalan ng Panginoon, lumayo kayo sa akin! Utos ko sa dalawang white ladies ng Dalsol Street. Mamayang kaunti ay muli kong inalis ang kamay ko sa aking mukha. Wala na roon ang dalawang white ladies. Tiyempo namang lumabas si Nana Kalista sa gate ng compound namin at nagmamadaling lumakad papunta sa lugar na kinabagsakan ko. Ang sabi niya sa akin ay narinig daw niya ang sigaw ko kaya lumabas daw siya para saklolohan ako. Agad naman akong yumakap sa biyanan ko at umiyak na ikinuwento sa kanya ang aking mga naranasan ng gabing yun. Pagkatapos noon, Papa Dudot, ay muli akong nakarinig ng kwento nang tumambay ako sa sari-sari store na katabi lamang ng Montessori. Doon ay napag-alaman ko na bukod sa babaeng nagbigti sa puno ng mangga, ay meron din daw isang babaeng tumalon sa mataas na building ng eskwelahan. Same din ang dahilan ng pagpapakamatay ng babae. Kabiguan sa pag-ibig. Simula noon ay dalawang white ladies na raw ang nagpapakita sa kabaan ng Dalsol Street. Minsan ay pumapasok pa raw ang mga ito sa mga katabing bahay at nagpaparamdam. Dahil sa mga narinig ko ay nagpasya na akong lumipat ng ibang matitirhan. Katulad ng dati, kasama ko si Nana Kalista sa paghahanap ng bahay na maupahan. Tiyempo namang may paupahang apartment noon sa Park Lane Street na katabi lamang ng Barangay Hall ng sangang daan at katapat nito ang Immaculate Conception Parish Church. Medyo may kamahalan ng upa na sa 7,000 pesos na noon. Pero kinagat ko na ang offer, ang importante lang naman sa akin ay makaalis kami doon sa Dalsol Street. At naging maayos naman ang paninirahan namin doon. Wala nang multo o kababalaghan, siguro ay dahil sa tabi kami ng simbahan nakatira. Tumagal kami doon ng 5 taon sa Park Lane Street at lumipat na lamang kami pagkaraan kong makapasa sa bar exam noong 2003. Sa ngayon, Papa Dudot, ay isa na akong lawyer at nagwo-work sa isang telecommunication company. Sa pagsusumikap namin ni Mike ay nakapundar din kami ng bahay dito sa Alibangbang, Project 7, Quezon City. Malalaki na rin ang mga anak ko at lahat sila ay nakatapos na ng pag-aaral at may sarili ng pamilya. Samantala, neto lang pong March 29 ay sumakabilang buhay si Mike dahil sa aneurysm. Nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ng asawa ko at buti na lamang at kasama ko pa rin ang binangkong si Nana Kalista na 88 years old na pero malakas pa rin. Nakatira din sa akin ngayon ang dalawang pamangking kong babae na pinag-aaral ko ngayon sa STI Muñoz. Dumadalaw pa rin ang 3 anak ko kasama ang kanilang pamilya para samahan ako sa aking pagluluksa. Papa Dudot, eto lamang ang kwentong may babahagi ko sa ngayon. Sana'y mabasa mo ito at umaasa ako na mapipili mo itong itampok sa iyong YouTube channel. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Attorney Bambi. Again, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Papadudut Stories. Papadudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.